Yedda, ang engkantadang di maganda. Sa kaharian ng kalista, nakatira ang mga engkantada. Dito sila nag-aaral para maging punong engkantada o fairy godmother. Ang buong kalista ay kilala bilang tahanan ng pinakamagagandang engkantada. Sila ay matatangkad, mapuputi, balingkinitan at may maaamong mukha. Maliban sa isa, ang engkantadang si Yedda. Maliit pa lamang si Yedda nang siya'y ipasok ng kanyang mga magulang sa kalista. Isa siyang munting engkantada na may taglay na katalinuhan at busilak na kalooban. Ngunit di ito napapansin ng karamihan dahil sa kanyang kakaibang itsura. Kung ang karaniwang engkantada ay maputi, si Yedda ay maitim. Ang kanyang ilong ay baliko at ang mga ngipin niya ay baku-bako. Ang kanyang balat ay puno ng pekas at magarasgas. At ang kanyang likod ay kurbang kuba. Maging ang mga paa niya ay tila parehong kaliwa. Madalas, siya ay tampulan ng tukso ng kapwa batang engkantada. Yedda, ang munting bruha, ang tawag nila sa kanya. Masakit man kay Yedda na marinig kanilang panlalait, hindi siya kailanman nagagalit. Sapagkat ang sikreto niya, sa tuwing siya ay mananalamin, isang magandang mukha ang kanyang nakikita. Dahil sa turo ng kanyang ina, ang tunay na kagandahan kumikinang pagbusilak ang kalooban. Ngunit maging sa kanyang paglaki, patuloy si Yedda na tinutukso ng mga kapwa engkantada. Ayan na si Yedda, ang engkantadang kulang sa ganda. Yedda, Yedda, ang engkantadang mukhang bruha. Lahat ng panunukso ay di na lang pinapansin ni Yedda. Mas pinili niyang mag-aral ng mabuti dahil pangarap niyang maging punong engkantada. Isang araw, nagkagulo ang buong kalista. Binalot ng dilim ang palasyo. Sumugod ang mga bruha mula sa kaharian ng karimlan. Nagpaliparan sila sakay ng kanilang mga walis at sabay-sabay nilang binalot ng sumpa ang buong kalista. Ang mga engkantada ay walang nagawa. Sila ay isa-isang hinuli at kinulong sa kuweba ng dilim, maliban kay Yedda. Ang kanilang mga baton ay kinuha din ng mga bruha para hindi nila magamit ang kanilang kapangyarihan. Hihihi! Walang ganda at mahika sa inyo ay magsasalba! Ang kalista ay amin na! Sigaw ng mga bruha at ang lahat ng mga bagay sa palasyo ay kanilang ginawang bato. Gulat na gulat si Yedda sa kanyang mga nakita at siya ay nagtaka kung bakit siya lang ang di hinuli ng mga bruha. Aha! Ang mga bruhang ito, akala nila ako ay hindi isang engkantada. Dahil dito, nakaisip ng paraan si Yedda para mailigtas ang mga engkantada at para palayain sa sumpa ang kalista. Pinulot niya ang isang sombrerong nahulog sa sahig. At gamit ang kanyang mahika ay dinamitan ang sarili ng itim na roba na katulad ng suot ng mga bruha. Sumakay din siya sa walis na lumilipad at dahan-dahang sinundan ang mga bruha sa kuweba ng dilim kung saan nakita niyang sila ay nagkakasiyahan sa isang piging. Habang abala ang mga bruhang nagkakatuwaan dahil sa matagumpay nilang pagsakop sa kalista, ay buong tapang na ginamit ni Yedda ang lahat ng mahika na natutunan sa kalista. Kapangyarihan galing sa kabutihan, ang kalista naming mahal, iyong ibalik sa kanyang kariktan. Mga engkantadang nakulong sa dilim, liwanag sa kanila ay iyong ipasilip. Mga baton ng kapangyarihan sa kanilang kamay ay ibalik at nang ang mga bruhang mula sa dilim, aming magapi. Ang buong palasyo ay kuminang at biglang nagliwanag ang kuweba ng dilim. Ang mga bruha ay nasilaw sa liwanag ng mahika ng kabutihan
At bago sila makatakas ay pinaligiran sila ni Yedda at ng mga engkantada. Mga bruhang nagmula sa karimlan, sa dilim kayo ay babalik. Hindi na kailanman sumpa ng kadiliman inyong maihahasik. Sa isang iglap ay lumitaw ang kawan ng kaparusahan. Ito ay isang napakalaking kawali na nakasalang sa napakainit na apoy. Dito ay isa-isang nahulog ang mga bruha. Ang kanilang matinis na tawa ay napalitan ng sigaw na nagmamakaawa. Hindi na kami uulit! Hindi na kami babalik! Tuwang-tuwa na nagyakapan ang mga engkantadang napalaya sa sumpa at kanilang pinalibutan si Yedda. Maraming salamat, Yedda. Kami ay iyong iniligtas. Ang buong kalista ay nagdiwang at kanilang binigyan ng parangal ang magiting na engkantada na si Yedda. Mula noon, hindi na nakikita ng ibang engkantada ang kakulangan ni Yedda sa pisikal na kagandahan. Para sa kanila, si Yedda ay isang engkantadang dapat tularan. Matalino, mabait, matapang, at laging handang tumulong sa kapwa.